Yeah, no. So Junior Manggio, yung barrel papalitan ng DBB 16mm 12 grooves 24 inches. Susubukan namin ikabit sa Junior Manggio na receiver. Ayan. Kinakalikot na ni Boss. Ni Bossing! Kamusta ang buhay-buhay? Shout out tadi ha. Sarge. Shout out Philippine Eagles. What's up? What's up? Bye Kuya Leonard. Ayan o. Shout out sa mga tropang Agila natin dyan, mga boss. Ito yung project natin today. So si boss yung ano natin, mechanic natin today. So ako taga video lang, siya yung gagawa. Ayan o. Nice. Nice boss. Nice. Po, ayan mga ka-AG no. Tingnan na natin yung upgrade ng Junior Manggio ni ng tropa natin. So ito yung ano niya, unang ginawa natin sa receiver niya. Nilagyan ng isang thread dito sa taas para medyo dalawa naman yung lock niya. Kasi dati isa lang pala yung lock na ito. Dito lang. So nilagyan natin ng isa para mas stable yung barrel natin. So sa barrel naman, ito yung BBB barrel natin. Ayan, ito yun naman yung ginawa natin. I-reface natin dito para magkasya dun. 16mm, ginawa natin 14mm. Ayan. Tapos, katread na rin yung silencer nya. Ayan, katread na. So, lilinisan natin to today para mabuo natin. Tapos, dito naman sa tube nya, ito naman yung pinagawa ni Boss Leo. Ayan. Naghinang siya. Ininang natin. Pinahinang natin para may lock sa, magiging lock sa wood stock nya kasi iba na kasi yung tube na ito. Hindi kasi ito yung stock ng plenum ng Junior Manggio. Manipis yun. So, pinalitan siya ng medyo makapal. Yan mga KG. Para makapag one foot, para makapag output tayo ng kahit mga 1.5 to 1.8 pwede to. Mga KG. So, ayan. Naka pin type yung ano niya. Offset niya. So, sige. Kalikutin muna natin. Inisin muna natin. Shoutout nga pala sa kaibigan natin. Boss Phil Perez. Thank you sa working gloves natin. Ayan o. Ubex baka naman. From Dubai. Ayan. Shoutout sa iyo, Boss Phil Perez. Thank you sa pasalubong mo. Ayan o. All the way from Dubai. Thank you, Boss Pio. Abi, dumi. Wala talaga, sunog yung o-ring. Sunog yung o-ring dahil dito. So, expected na yan mga KG. Susunogin niya talaga yan. So, stainless naman tong tube na kinabit mga KG. Kaya gan. Stainless ito. Medyo ano lang. Medyo marumi lang.
kailangan muna natin i-check bago natin i-carga yung, ilagay yung tangkay niya para masiguro natin wala talagang leak. So, ang possible labasan ng mga singaw na ito mga ka-AJs dito sa thread ng valve, dito sa pin, ayan, tapos dito sa gauge, possible din, dito sa thread naman ng offset, at syempre yung regulator, ayan. So, i-check natin, kargahan muna natin ng hangin, 1,000. Dito, sumisingaw yung bag kasi hindi nalapat ng maayos. So, pipihitin lang natin to mga ka-iki. So, ayan. Ito, pwede na to. Ayan, oh. Ayan. Ganun talaga yan. Normal talaga yan pag hindi nalapat ng maayos. Tapos, kunti lang yung hangin. Ayan, tingin ko wala na. Ayan nga kay Gio. May karga siyang... Karga siyang 1,000 plus. Okay. So, try natin i-leak test muna. Oh, ito siya. Try natin ulit. Ayan. Wala na ang singaw sa port, sa thread, kabila. Ayan, wala rin. So, ulit dito sa offset, set side. Ayan. Okay. Wala rin mga kaichi. So, all goods. Pwede na nating buuhin yung unit. Let's go. So, ito na siya mga ka-IG. Ayan. Ito na siya. Medyo nalinis na natin. Naputol na rin natin yung ilagay. So, maganda sana dito allen kaso wala kaming mahanap. So, for the meantime, ito lang muna. So, advance na lang natin dito yung magiging railings ng scope mount. So, ayan siya. May karga ng 1,000. So, kakarga natin sa compressor natin. So, ayan. Yung DBB barrel natin na 24 inches. Successfully nakabit na natin. Na-leak test na natin. Walang singaw sa bag. Walang singaw sa regulator, offset. Okay. So, next is kakargahan natin ang hangin. Up to 3,000 PSI. Then, by mamaya or tomorrow, babaril i-index natin. At saka check na rin natin yung groupings. Okay. So, ngayon, yun lang muna. Ayan. So, ayos. Isa na nako ni kupa ni boss, nako extra kupa. Dili na ni kato engineering plastic katuro ning kupa gyud nga medyo rubber na umok.
Limpiwa na to ang kuha na ni internals na ni. Bago ng mga o-rings. So, test na to niyon niya dapat.